din para bago kami nagkapalit, nagsiling totoo. Inagaw niya yung buhay ko, yung pamilya ko. Kaya ako pumunta dito para hindi ka na mangulit sa akin at magpakita sa'yo. At para sabihin sa'yo, Nay, na okay na kami nila Darius. Pwede ba? Huwag ka nang pumunta doon at baka mabuko pa tayo nang dahil sa inyo. Mahal na mahal ako ng asawa ko at anak namin. At hindi ako papayag na mawala pa sa akin ang buhay na pinangarap ko. Hindi na siya makakalaya. Dahil may gagawin akong plano para tuluyan na siyang mabulok sa kulungan. Sigurado naman akong guilty ang magiging hatol sa kanya ng korte. Nakita kong sinaksak ni Farah si Vince. Darius, akala ko ba sabi ni Lucy wala daw siya nakita? Hindi ko alam kung bakit iba sinasabi ni Lucy. Iisa lang ang sinabi mo. Hindi mo nakita ang buong pangyayari. Yung sinasabi ko ngayon, yun ang totoo. Nagsisinungaling ka sa sworn statement mo? Tama ang sinasabi ng abogado sa kabila. Hindi dapat tinilita ni Lucy ang statement niya. Wisi talagang babae yan! Bago ka magalit kay Farah, you should reflect on what you've done, Lucy. Nagsinungaling ka sa loob ng korte. Eh, ginawa ko lang naman yung alam kung makakasiguro makukulong talaga yung babaeng yun habang buhay. Walang ibang dapat sisihin kundi ikaw. Dahil sa maling testimony mo, lahat tayo apektado. Siyempre, ako na naman ang pagbubuntunan nyo ng galit nyo. Ganyan naman kayo eh. Kahit noon pa, mainit na ang dugo ninyo sa akin. Lucy, tama. Kahit kailan, wala na akong nagawang tama sa mga mata nyo. Eh, siguro nga, sumumahan loob mo dahil napagsabihan ka niya. Pero hindi mo siya dapat bastusin. Darius? Mula nung nagsinungaling ka sa korte, not once kitang narinig mag-sorry. What's wrong with you? You're a good person. You're an honest person. Alam mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Napagsabihan ka lang ng konti, nagtatampo ka na. Ikaw pa ang magagalit. Lucy, what's wrong with you? Eh, di sorry na. Mamita, Darius, I'm sorry sa ginawa ko. Sorry na talaga. Ang totoo niyan eh. Pagod na ako sa issue natin kay Farah. At natatakot ako na baka makalusot ulit siya sa korte at makalabas siya. Balikan na naman niya tayo. Kaya kahit alam kong mali, binago ko pa rin yung statement ko. Kasi gusto ko talagang makulong si Farah. Ayoko nang mabuhay sa takot, Darius. Ayoko na. Takot para sa'yo. Takot para kay Mamita, takot para kay Cheska. Okay, okay. That's enough, that's enough. Hindi ko naman akalain na babalik sa akin yung ginawa ko eh. I'm sorry, Mamita. I'm sorry, Darius. Hindi, naging desperado ako. Hindi ko na naisip yun. I'm sorry. I'm so sorry. Okay, okay. Tana. Naintindihan kita. Tana. Okay na. Bro! O, diba? Nabasura daw yung statement ni Farah sa korte. Buti ka sa kanya! Deserve niya yun! Pero hindi pa rin tapos ang laban, bro. Magbibigay rin ako ng statement. Natatakot nga ako eh. Baka magkamali ako kagaya ni Farah. Bro, hindi nagkamali si Farah. Sinadya niya yun para mapahamak ka. Eh, digital na ang karma. Eh, di kinahar mo. Tuloy siya. Pero ikaw, bro, ginagawa mo to para sa sarili mo, sa buhay mo. Kaya, tingnan mo, bro. Isipin mo si Darius. Si Cheska. Kailangan mapanalo mo to nang makibalik ka na sa kanila. Nakipag-agawan ako sa Beryl dahil gusto na niya akong tuluyan. Nakita ko sa mga mata niya na gusto na niya akong patayin. Lucy, tumawag ka lang, polis! Makulong ko na ito! Ayok ka! Tapatay muna kita! Tama niya! At pagkatapos nun, ano po sunod na nangyari?
tinulak niya po ako sa center table. Nabasag po at nawalan ako ng malay. Anong susunod na nangyari? Ay, ginawa ko! Hindi ko sinasadya! Aksidente yung nangyari! Hindi ko sinasadya! Ano aksidente, Farah? Napatay mo siya! Pag-gising ko, sinasaktan niya ako. Pag-gising ako. Akala ko sasaktan niya ako kaya nag-aaway na naman kami. Galit na galit siya sa akin. Lucy, galit na galit siya sa akin dahil ayaw ko makipaghiwalay sa kanya. Ang sabi niya sa akin, tatapusin na raw ako once and for all. Okay. Sabi niya sa akin, gusto na daw akong mawala sa buhay niya. Lucy, nakita ko na may hawak siyang basag na salamin. Tapos gusto niya akong saksakyan. Maniwala ko, lumawala ako. Lumawala ako, pinagtanggol wala ang sarili ko. Sasaksakyan ako ni Vince gamit ang basag na salamin. Nakita ko na gusto na niya akong tuluyan. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Pinipigilan ko siyang saksakin ako. Tapos, hindi ko na alam kung ano nangyari. Nagulat na lang ako na nasaksak ko siya ng sapatos. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Hindi ko ginustong patayin si Vince. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Umaban lang ako. Walang yaka talaga, Lucy. Ano yung sabi mo, Lucy? Sinungaling yung babaeng yan. Sinungaling siya! Sinungaling ka, Farah! Makonsensya ka naman! Magsabi ka ng totoo! Order in the court! Attorney Bansol! Tell your client to sit down. Therefore, in view of the foregoing, judgment is hereby rendered as follows. In criminal case number 2023-1122, for the murder of Vincent Rigor, the accused, Farah de la Cruz Rigor, is found not guilty. Hindi! Hindi pwede to! Bakit hindi guilty? Relax ka na. Hindi to pwede! Mag-aapila tayo. Mag-aapila tayo. Congratulations, Farah. Just one good win. Salamat, Tony. Salamat sa lahat. Hoy! Lucy, Lucy! Tama na! Tama na! This is not the end of this. Magagawan pa rin natin ang paraan para mabayaran ni Farah yung ginawa niya kay Vincent. Wala akong dapat pagbayaran dahil hindi ako ang nanakit. Lalabasin ang totoo, ang totoong pumatay kay Vince. At ikaw yun, Farah. Napaikot mo lang ang judge sa mga pinagsasabi mo, pero alam ko ang totoo. Pero hindi ka yung pinaniniwalaan ng korte. Dahil lumabas din ang totoo mong ugali. Isa kang sinungaling. Tumahimik ka! Tama na, Farah. Pigilan mo na asawa ko. Tama na, Lucy. Tama na, Farah. Halika na. Uy, sino inaabangan mo dyan, ha? May niintay ka bang bisita? Wala ho. Nagmamaangmaangang ka pa, eh. Kandahaba yung leeg mo sa pagtatanaw dun, eh. Sino nga? Eh, si Ma'am Joyce. Madaling na kasi siyang dumadalo dito kay Ma'am Lucy. Eh, baka naman busy yun sa shop nila. Eh, di ba siya na ngayon na nag-aasikaso ng shop nito? Mula nung nag-umpisa ang hearing. Di rin?
Andun na ako. Pero siyempre, ibang sitwasyon ngayon. Naabsuelto si Ma'am Farah. Di ba dapat dinadamayan ni Ma'am Joyce si Ma'am Lucy ngayon? Mag-BFF sila, di ba? Kung sa bagay. Pero baka nagtatawagan sila sa telepono. O kaya, nag-chat-chat. Eh di ba uso ngayon yung video-video call? Ikaw lang yata may gustong pumunta dito si Ma'am Joyce eh. Ho? Aminin mo na. Huwag ka mag-deny. Crush mo si Ma'am Joyce, ano? Hala, si Manang Biring. Wala hong ganun. Naku, denial king to. Ayan na, oh. Umating na. Tamo talaga to. Halatang halata ka eh. Ka na nga. Ay, sinungaling to. This is your fault. Kung hindi ka sana nagsinungaling against our case, nakasana ang kaso natin. You damaged our case. Mami, it's okay. Relax, take it easy. No need to stress. Hindi niyo ako kailangan sisihin. Sinisisi ko ang sarili ko. Pero kung nakita niyo lang po kung gaano kagaling umarte si Farah sa korte, talagang gagawin niya ang lahat para lang mapaniwala ang judge sa mga kasinungalingan niya. Lucy, tama na. Now, this is all pointless. Huwag na natin pag-uusapan to. Let's just move forward. Marami pang kasong pwede natin yan sa pakipala. Iho, gawin mo ang lahat. I want that woman behind bars. Mita, promise me, ha? Mita, makukulong si Farah. Huwag kayo mag-alala. Hindi naman siya basta-basta makakalaya. Nakakainis naman, bro. Abswelto ka na eh. Tapos bumalik ka pa rin dito. Pwede na naman tayo mag-post ng bail eh. Para sa attempted homicide case mo. Para laya ka muna. Habang dinidilig ang kaso mo. Bro, Tony, wala po akong pera pang piyansa. Bro, meron. O ka ba? Bro, huwag na. Alam kong hindi ka pa nakakabawi sa gastos mo nung nagkasakit ang mama mo. Bro, please. Huwag na. Alam kong marami kang binabayaran. Bro, at kahit makalaya ako dito, hindi naman ako tuluyan maging malaya eh. Natatakot pa rin ako na baka anytime ibalik nila ako sa kulungan. Sige na. Kaya gusto ko, pag nakalabas na ako dito, sigurado na ako para wala na akong ibang iisipin kundi si Dario sa Jessica. At kung paano ako makabalik sa kanila. Sige na. Sige na. Huwag na mag-alala. Ma-absuelto ka dito sa kaso mo na to. At kapag malaya ka na, mas magtutulungan tayong mabawi yung pamilya mo. Promise ko yan. Naipuntahan mo nga si Lucy at pakisabunutan? Pwisit eh, lumalaban pa! Na-absuelto tuloy siya sa kaso ni Vince. Ha? Anong ibig sabihin nun? Namalaya na si Lucy? Nakakulong pa rin siya hanggang ngayon dahil may kaso pa rin kami sa kanya. Kaya nga puntahan niyo na at sampalin. Para naman makaganti ako. Uy! Hindi ko gagawin yun, no? Ano? Hindi na naman niya ako tatantanan? Babalik-balikan na naman niya ako, tatanungin niya ako kung anong nangyari, bakit nagkapalit tayo ng kaluluwa? Uy, hindi na, no? Yan ang hinding-hindi niya pwedeng malaman, Nay. Alam kong gagawin niya ang lahat para makalaya siya. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang buhay niya. Pati na ang pamilya niya. Farah, anak. Nay, sa akin na sinadaryo sa Cheska. Pati na ang buhay na to, hindi na niya maaagaw sa akin. Mahal mo na rin sila, no? Hindi lang si Darius. Pati yung anak niya.
Alam mo, anak, hindi ko akalain na mangyayari ito sa'yo. Dahil minahal ako ni Darius at Cheska, inalagaan nila ako na may sakit ako. Pinaramdam nila sa akin kung paano magkaroon ng totoong pamilya. Ito lang naman ang ginusto ko noon para sa amin ni Prince eh. Hindi lang niya binigay. At ngayong nasa akin ang lahat nito, hindi ko ito bibitiwan ng basta-basta. Handa akong makipagpatayan ulit. Huwag lang mawala sa akin si Darius at Cheska. Lucy? Mamita? Sino yung kausap mo? At ano yung sinasabi mo makikipagpatayan ka para kina Darius at Cheska? Si Joyce, Mamita, ang kausap ko tungkol kay Farah. Eh, kaya ko nasabi yun. Talaga? Hindi ako sanay kasi magsalita ka ng ganyan eh. Kung alam ko, mahinahon ka, level-headed, at hindi marunong magbanta. Hindi katulad ng pinsan mong kriminal. Oh, love. Diyan ka na pala. Mita. May problema ba? Wala. Nag-uusap lang kami ni Lucy. Nabanggit ko sa kanya na parang nabaguhan ako sa kanya lately. Parang something has changed with her. I don't know what exactly. I know what it is, Amita. Asawa ko is stressed these days. Dahil sa lahat ng nangyayari, that's why she's not herself these days. Is that right, love? Pasensya na kayo, Mamita. Siguro hindi pa ako nakaka-move on sa naging desisyon ng korte, kaya kung ano-ano nasasabi ko at nagagawa. Na-miss ko na kayo, love. Cheska. Intayin niyo ko, ha? Konti na lang. Kapag nakalabas ako rito, gagawin ko lahat para mabawi kong katawan ko kay Farah. At babalik ako sa inyo. I promise, love. Cheska. Love you too, Cheska. Sabi po ni Daddy, nasad ka raw po. So, nandito po kami to give you a team hug! Team hug! Okay, team hug! Ay, naiipit ako, naiipit another ako! Another one, higpit pa! Naiipit ako, naiipit another ako! Another one is mom! Mommy, are you happy na po ba?
Oo naman. Dahil sa inyo ng daddy mo. Sabi na. Papayag tayong pababain ang kaso ni Farah. Hindi ako papayag! Kapag ka nanalo siyang muli sa pagkakataong ito, makakalaya na si Farah. May pag-usap na tayo sa kampo nila. Makitag din na tayo. Deal. Pag ginawa mo yun, mas makakalaya ka ng mas maaga. May nakalimutan ka po. Sina lolo't lola po. Oo nga po, ma'am. Dati-rati lagi mo yung suot eh. Pero ngayon hindi na. Alam mo ba kung sino nagpaalala sa akin na isuot ko? Para daw maprotektahan ako ng lolo at lola niya kay Tita Farah. For charges of physical injuries against Lucy Hidalgo Rigor, how do you plead?